Siguro yung mga artista na yun, alam nila kung sino sila kasi hindi ko sila tinakausap eh. So, kausap ko po is palagi prod. Prod ko talagang mga kasama ko. Like sa throw lines, though nag-a-ask naman ako sa kanila, sa mga co-actors ko kapag kung gusto ba nila makipag-throw lines sa akin, binibigay ko naman sa kanila yun. Kasi nga po, trabaho. Trabaho is trabaho sa akin. Okay. Thank you. Tuloy ko rin doon sa kanina gusto mo punta sa mainstream, di ba? Before Viva Max ba, you never had an experience sa mainstream? Never? Wala po akong experience sa acting nung pumasok po ako sa Viva. Siguro like sa school, like mga theater, gano'n, like yung mga school play, gano'n lang po yung... Pero yung mainstream wala to? Hindi po talaga. Okay. So, ano yung feeling mo nung napasali ka sa fan review? Oh, yes. Sobrang natawa ko kasi yung first time ko like mag-guest like on national TV pa. So sobrang nakakatawa kasi I experienced it with my family. Like si Steph, si Angela, and of course si Talara. So sobrang natawa ko ako and sana maulit. Sana hindi lang guesting next time. Nanatalo kayo doon, di ba? Nanalo po kami ng 100,000. 100,000? Ah, kayo yung nanalo. The winning team. Yes, 0 points nila. Ah, okay. Okay, thank you. One last question. Pag, di ba, as artista, parang you're given minsan the preview to, mag-invento din dun sa, parang mag-improve dun sa eksena. So how ano yung mga natutunan niyo na bilang artista sa iyong experience as Viva Max star? Ano yung mga natutunan niyo? Sa red flag kasi so parang ano ba? Almost bets yung paragago dito sa movie. And the movie na ito kung nalil, pero ano ba? Siguro umungol. Umungol, just kissing. Ano na po? Kahit naman konti lang yung script ko doon, pero almost, galing ko sa puso yung ginagawa ko sa bedsing ko, almost lahat. Parang pinipil ko po talaga para naman makilala din ako at kumanda din naman po yung pelikula ni Direk. Yun na naman po. Okay, so galing sa puso yung pagpukul mo. Yes po. Okay, Simon, ano yung mga natutunan? Sa akin po natutunan mo dito, na-realize ko rin po na ang acting po hindi basta-basta. Kumbaga, kailangan po siya gamitan ng puso at isipan na yan. Sabi nga po nung time na kay Tita Ruby na yung ang pag-acting daw ay isang imagination po dapat. Kumbaga, malawak po yung imagination natin kasi kumbaga pag may binigay na karakter po sa atin, kailangan iisipin natin kung ano yung... Kumbaga, lalawakan mo po yung isipan mo para makuha mo yung gano'ng karakter po. Okay. Sina kayo? Ako po, sa lahat ng films na nagawa ko, natutunan ko po kung paano makinig. Makinig hindi lang po sa director, sa pro, kundi pati po sa mga artista, sa co-actors ko. Na hindi lang naman ikaw yung parang hindi lang naman opinion mo yung nagma-matter. So, kailangan mag-share, hingin yung opinion ng iba. Kasi sa tingin ko, mas nun po mapapaganda ang isang pelikula kapag nakikinig po tayo. Then one last, ano na lang po, wala ba talaga kayo, ano? Parang sibling rivalry mong kapatid mo? Wala ba? Kami pong tatlo? Wala po eh. Hindi po talaga, like, when it comes sa projects, kaya hindi po. Minsan nga po may mga eksena po sa bahay namin or sa aming tatlo na kapag hindi available, may finish na project sa'yo, tatanggapin mo. Tapos yung iba sasabihin na lang na, ay hindi po ako pwede, papasa po sa kapatid. So kami po yung sasabi, ay may staff na lang, ay may Ate Angela na lang. So parang ganun po kami, nagbibigayan din po kami. Thank you very much. Thank you, Ms. Jean. Thank you. That was Regina. This is Phil's Turtle. For our next batch, please do stand by. Trixie Toss, a TikTok content creator. Naz Tabares of Pelicula Mania. Melvie Matias of PBE. And Win Lucindo of PBE.
Our next special will be coming from Trixie Dawes at the top in 10th grade. Good afternoon, everyone. So, kanina natanong about friends. Ngayon naman natanong pa yun para sa inyo, ano yung white flag sa isang tao. White flag? Kung isang red flag? I mean, for you, ano qualities na white flag? White flag. Oh, yun pa yung good quality. Sabihin niyo, yung alam niyo na mag-upit. Green flag, red flag, green flag, white flag, and beige flag, di ba? Yes. Beige flag is sa iba red flag siya, sa iba green flag. So for example ng beige flag is mahilig pumarty. May iba na gusto yun na mahilig sila pumarty. May iba na ayaw. So that is beige flag. So ako yung sa white flag or green flag. Siguro yung respeto sa magulang. Kasi kapag alam mo yung isang tao, kapag may respeto siya sa magulang, alam mo na respeto din ka niya. Hindi lang bilang babae, hindi bilang tao. Or how about you, Mon? Sa akin po, ayan, yung parang hindi parang naging white flag din po sa akin talaga yung sobrang respeto sa magulang. And syempre, respeto rin po para sa partner. Kasi kumbaga, ano yan eh, kung di mo na-respetuhin yung isa yung partner mo or yung magulang mo, ibig sabihin, sa sarili mo, wala ka rin na-respeto, respeto po. So, ganun po. How about you? Ako naman po, respeto na lang po siguro sa lahat. Kasi, kung sa tao, sa ibang tao, hindi mo na-respect, hindi mo din ma-respect yung mga nasa paligid mo. So, yun po yung personal. May second question. Kanina napag-usapan yung professionalism, right? So, ano yung pet peeve nyo pagdating sa katrabaho? Yung pet peeve or yung parang ayaw nyo? Yung para sa inyo, parang pagdating yung professional. I mean, bukod dun sa kanina na itutuloy yung stuff. Ano pa yung para sa inyong unprofessional quality? Ako marami. Ayoko nang kinakat yung sarili. Ayoko nun. Like, big no sa akin. Kasi parang binidisrespect mo yung director. Yeah. Yeah. And ayoko rin ang pumupunta ka sa set nang hindi mo memorize. And then yung nag-breakdown sin ako, tapos ikaw tatawanan mo ako. Ayoko nun. Kasi may na-experience na ako na gano'n. So, sobrang nakakapikon, nakakawala ng, nakakawala sa kuliran na kailangan mong umarte, pero pikon na pikon ka sa kaisena mo. So, ang pangat tignan kapag gano'n lang. For me po, wala. Wala pa po. So, wala kang kinakain isang quality. Wala pa po. Ano ba? As in, wala pa po sa hinihati. Future, wala din pa po. Siguro. Ano yung ayaw mong quality sa katrabaho? Ay, wala pa po. Wala pa. So kahit, okay. So very, open. Okay, habang mo? Ako po, yung ako yung maarte. Yung sobrang arte. Okay lang maging maarte, pero huwag naman yung sobrang. Kumbaga, lahat naman po tayo may kaartehan tayo sa atin. Pero, pag yung sobra na parang hindi, para hindi po nakakatawa, hindi na pa nakakatawa. Thank you. Thank you. That was Trixie Dawes at the top of 10th grader. Up next, we have Mads Tavares of Pelikula Mil. Hello. Kay Mikaela, nabanggit ka rin kasi parang 14 movies mo. Tapos si Mon, medyo marami ka na rin nagawa sa Viva Max mo. So, paano niyo ma-assess yung sarili niyo from nung nag-start kayo sa Viva hanggang ngayon? Ano yung masasabi ng growth niyo as an artist? Ayun po, gaya po nung sabi ko kanina is, mas natuto po ako na makinig. Kasi nga po, kahit sa buhay ko po, like, in real life, hindi po ako nakikinig, puro salita lang po ako, hindi po ako, like, hindi ako yung
magsalita, then patapusin. Hindi, mas parang, mas nananaig ko kung ano yung opinion ko. Mas ganun, may ganun attitude po ako kasi ako. So parang mas, ngayon po, nagpa-practice ko siya sa film, dito sa mga projects na mas kailangan ko palang makinig. Hindi lang sa sarili ko, kundi sa ibang tao. Thank you. Ba't pares tayo ng sakit? Ay, hindi po yung ano eh, hindi po yung parang kiniinis sa akin dati ng mga friends ko eh. Lalo na pag yung magkakasama kami na the way na magkukwento sila, gusto ko sasabat agad ako. Kumbaga, ayan po, dahil dito sa pagiging diba artist ko yan, natutunan ko yung matutunan makinig muna. Kumbaga kasi, hindi natin din masasagot ng tama kung hindi natin napapakinggan ng maayos yung sinasabi mo yung nagkukwento sa akin. And for the three of you naman, naniniwala ba or ano iba kayo na kapag mahal mo na yung tao, parang ini-ignore na lang yung mga red flags? Totoo po. Bakit? Totoo po yan. Kasi parang kahit masakit na talaga, iyak mo ba ako sa kapag nakikita ko na nasasaktan na ako, parang ang hirap po na mag-pretend, pero talaga hindi ko pinapakita sa kanya na nasa, ano ba? Parang basta po red flag po siya, hindi ko po pinapakita sa kanya, pero lagi ko po kinikim-kim, wala rin po ako pinagsasabihan, pero alam po red flag siya kasi ayoko na mapasama siya sa mga nasa paligid ko. Eh, pero ayun po, hanggang sa siguro darating din yung panahon na ikaw na din mismo yung bibitaw. Okay. Ako, yes. Siguro, gano'n. Kasi lalo nakapag-guwapo. Yung lang. Pero yun nga, siguro ako, gano'n ako. Na parang na i-ignore ko yung mga red flags kasi sobrang gusto ko yung isang tao and nag-hope ako na saan na magbabago siya. So, yung times na iiyak ka na lang kasi pasuko ka na, pero gusto mo pa rin lumaban kasi alam mo yung may tiwala ka rin sa kanya na magbabago rin siya, marirealize niya rin lahat. Hindi ngayon, pero soon marirealize niya. So, yun po yung mga ano, kasi early chances, niloko ako, ganyan, or ano, basta naniniwala ko na magbabago siya, parang bigay ako kung bigay. Para po sa akin, kasi, ayan, kumbaga marami naman talaga tayong red flag sa buhay, pero para sa akin, pinaka-best solution dyan is mag-usap kayong dalawa. Hindi mo dapat din talaga, okay yung mga una na kinikim-kim mo, pero syempre, pag puno ka na, mali din naman yung iwan mo yung tao dahil puno ka na. Ang pinaka-best solution dyan, mag-usap kayong dalawa kung para maiwasan yung parehas ko ano yung red flag sa bawat isa. Thank you. Thank you, that was Naz Tabalas of Pelicula Media. Up next, we have Melvin Matias of PBA. Kaya yung mga membasa. Sa mga babae kasi meron silang mga linyanan na hindi sila... Palagay mo ang selos ba ay isang red flag? Kasi sa mga babae, may mga linyahan sila na hindi ako magseselos, hindi kita mahal. Para po sa akin, normal po na magselos, pero yung araw-araw mo magseselos, red flag na po sa akin. Kasi ito po ha, bilang isang lalaki, nakakagawa po ng kamalian yung isang lalaki kapag pinapakita mo lagi na nagseselos ka kahit wala naman akong ginagawa. Nagseselos ka kahit alam mo nagtatrabaho lang naman ako, kahit alam mo naman ikaw yung taong gusto ko. Kumbaga, makita mo rin naman sana kung ano yung mga ginagawa ko para sa iyo. Ayun po. Kumbaga, naniniwala po ako na ang selos ay nakakasira rin po talaga ng relasyon. Sobrang selos po pala.
Kumbaga, hindi dapat natin, hindi dapat po talaga inuugali ito sa isang relasyon. Kasi sobrang nakaka-toxic po. Ay, Miss Joanna, baby. Sabi ka nila ni Kylie na you are a vlogger? Ano yung mga content? Yes po, ako po yung Japanese vlogger po. More, yung paligid, ah, paligid pa tawag doon. Dito po sa Philippines, introduce ko po na maganda po dito sa Manila, maganda dito sa Boracay, maganda sa Cebu. Yun lang po, introduce ko po yung Pilipinas sa mga Japanese. So yung mga Japanese, nakikita ko din naman sa comment ng kaya sa'yo, napupunta kami sa Cebu, ganyan. So sa'yo naman, how do you recognize yung mga red flag sa relationship, yung mga serious? Parang lalagyan natin ka. Yung mga paano mo siya na-recognize? For example, you're in a relationship, paano mo yung na-recognize na nasa red flag na? Kapag nag-text po ako sa kanya ng umaga, sa gabi po siya nag-red flag. Red flag na po sa kanya. Paulit-ulit po, hindi lang po isang beses. Siguro, understanding naman po ako kasi workaholic po yung isang tao na yun. So, hanggang sa aaway ko na siguro kapag napuno na ako, pero much din po, mahaba po yung pasensya ko. Pero being side na sinasabi ko na mag-flag ka. Kaya Miss Mikaela, pag nasa punto na nasa unhealthy state na yung relationship, ano naman ang gagawin? Oh my God. Honestly, kung mahal ko talaga yung tao, kakapit pa rin ako. Hindi pa rin ako madaling bumitaw. Pero kasi ako, once na bumitaw ako, yun na yun. Like, yung last relationship ko nga, which is yung 3 or 4 years ago, almost 2 years kami, and then yung after noon, nung magto 2 years na, parang doon na talaga ako napagod. Napagod ako na mag-beg, napagod ako umiyak, gabi-gabi, na parang nakikiusap na lang talaga ako sa kanya na magbago siya. Pero hindi talaga siya nagbago. So, yun yung time na nag-let go na ako, bumitaw na ako. And, pero kapag ako, mahal na mahal ko pa rin yung tao, hindi ko siya madaling pakawalan. Yes, hindi ko siya madaling pakawalan kasi mag-hold on pa rin ako dun sa love ko sa kanya. Kasi takot na takot ako maiwanan. Pero how if dating yung time na he's willing to do everything na you want, will you give him another chance or there's no turning back? Oh, siguro wala pa akong binalikan na ex. Kasi kapag ex, ex na sa akin. Wala pa akong binalikan na ex. Pero kunwari, bago pa lang, like ilang weeks pa lang hindi na usap, ganyan. May chance. May chance na mag-reconcile ulit, mag-reconnect ulit. Thank you. Thank you. That was Melly Matias of PBE. And for our last set of questions, we have Wayne Lucindo of PBE. So ayun sa mga ladies at saka sa isang. So ikaw po, Ma'am Joanna. So sa lahat po ng mga sikat ng mga Diva Max artists, so sino sa kanila yung gusto mong maging ikaw at bakit? Si Love Quinto po. Bakit po? Abante, siya kasi yung friend ko. Alam ko yung mga pinagdaanan na bago siya kumakapunta ng Diva Max. Siya po yung hardworking person kasi siya, playboy din kasi si Rob. So, nakita ko po na sinabi lang niya sa akin na
noong climate of the year 2019 ako, siya lumaban sa 2018. Di po kasi siya nanalo. Pero, ano may umiyak po siya, ganyan, babe, okay ka lang, ganyan, okay lang, babe, pero feeling ko, in the future, meron pa mas hihigit pa dito. Ayan, pumasok siya ng Viva Max, naging superstar siya, parang gusto ko na maging katulad niya, na huwag daw sumuko sa lahat ng bagay. Sunod. Same question. Same question. Sino again, sino yung gusto mo maging? Maging ikaw. Yung artista maging ako? Oo, yung mga sikat, yung mga sa dinami-dami ba ng mga sikat yung mga Viva Max sa aso? Sa Viva Max na? Kung, wait lang, makontest ako. Yung artista magiging ako or ako magiging yung artista? Ikaw ba? Ako yung magiging artista. Yung hahaan mo? Ah, hinahangaan mo. Ah, okay, hinahangaan. Boo! Marami! Nag-cancel niya ate Rob, ate ko rin kasi yan, si mga Julie and mga tropa. So, pero like sa... So, sobrang hinahangaan ko talaga. Pwede hindi sa Viva Max. Viva artist naman, si Ann Curtis. Sobrang love na love ko siya kasi like yung paano niya i-handle yung sarili niya sa showbiz, ganyan, like, sobrang elegant niya tignan, like, nakaka, di ba gusto mo maging model? So, parang siya, like, nasa ibang bansa, kinukuha siya ng mga brands, so, gusto mo maging, one day, maging katulad ko siya. Maging Anka, yeah. Ann Cortez. Yes. So, yun, yung kiposunod po si Mon Mendoza. Para sa akin po sa Viva Artist din si Nico Natividad po. Sobrang idol mo po siya. Baga, nakikita ko po yung vibes niya na parang same po kami ng makalokohan po. Makalokohan po pero alam mo na may good na pagdating sa family, sa mga friends. Ayan po, si Nico Natividad po talaga yung sobrang idol. So ayan, thank you po. Congratulations po sa inyong movie. Thank you, that was Wait Lucito of PBE, and that concludes your Q&A this time. Please promote your film Red Flag to each and everyone here this afternoon. Thank you, let's start with Joanna. Hi, naibitahan ko po kayong manood ng Red Flag. This kami every 23, directed by Nakambini Morales. Ayan, inigita ako po kayo manood ng Red Flag. Ayan po, sa April 26 na po yan, kasama ko po dito si Micaela Ranz, Joanna David, and Mac Morales, and directed by Nakambini Morales. Yes, everyone! Red Flag on April 26. Ayan, exclusively on Viva Max. This is directed by director Nakambini Morales. Kasama ko rito si Joanna David, Mon Mendoza, and the amazing Mac Morales. So yan, abangan po natin and sabay-sabay natin panoorin. I'm sure makaka-relate kayo sa mga na-in-love sa isang Red Flag. Thank you. Thank you very much and congratulations. This time, let's have your last photo op before we wrap up. Please step forward once again sa ating cast members. Okay, let's have your photos taken. Thank you everyone for joining us this afternoon for the back-to-back.